pagpala ka, dakilang biyayang pangako na'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Patuloy po tayong magdarasal para sa lahat ng mga may sakit. Ganon din para sa kapayapaan sa Israel at sa Ukraine. At nawa ay mamagitan ang Santo Padre Pio at ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario para matigil na ang karahasan sa buong mundo. Atin din pong ipinagdarasal ang lahat ng mga namayapa nating mahal sa buhay, lalo na yung mga naghihirap sa purgatorio na wala nang nakakaalaala, kasabay ng ating pagdarasal sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, lalo na po sa kaarawan ni Father Mike Samaniego, kapatid na pari mula sa Arsidiosis ng Lipa. Atin din pong ipinagdarasal ang tagumpay ng kapistahan ng parokya ng San Rafael Arcangel dyan sa Calaca, Batangas, habang tayo'y nakikiisa sa panalangin at sa espiritu sa kanilang dakilang kapistahan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan,
Gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki na kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayun din naman, marami ang pagwawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Anais kong sunday yung kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay, bayaang sabihing ang puon ay dakila na nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating buhay, napakahalaga o bahagi ng gawain natin o bahagi ng karanasan natin ang paghahanda. Yung pagpunta nyo rito para siguraduhing makasama sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito ay may kasamang paghahanda. Maaring dahil sa araw-araw nyong ginagawa, hindi nyo na o hindi na kayo automatic na ito ay nagiging bahagi ng inyong buhay. Kaya minsan, di na kayo conscious na ito pala ay ginagawa kung ito ay paghahanda o ang ginagawang ito ay paghahanda. Siguro hindi ako magkakamali kung kagabi pa lang ang ilan sa inyo ay inihanda na ang damit na susuotin papunta rito, lalo na kung kayo ay galing sa malayo pang lugar. Ang iba naman, habang papunta rito ay nagdarasal ng Santo Rosario. Ang iba naman ay pagkaupo sa upuan habang nag-aantay ng banal na misa ay tahimik na nananalangin. These are all preparation. Bakit mahalaga ito? Sapagkat pag tayo'y nakilahok sa banal na pagdiriwang ng misa na ang sarili ay hindi anda, sigurado po ako na kung saan-saan tayo dadalhin ng mga distractions natin o mga distraction sa buhay natin. Maaaring nakaupo ang iba sa inyo dyan, pero dahil hindi naghanda, wala sa tamang disposition, ang iniisip ay ang mga alalahanin sa buhay. Hindi ang privilege na nakalahok sa banal na pagdiriwang. Maaaring ang ilan sa inyo ay nakaupo dyan, pero ang iniisip naman ay yung iniwang negosyo o yung iniwang kung ano-ano sa kanilang mga tahanan o sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ganito ang bunga ng isang gawaing hindi pinaghandaan. Ang isa pang magandang halimbawa niyan ay yung eksamen sa paaralan. Pag hindi ka naghanda sa pagsusulit, sa midterm, sa prelims, or semifinal, or sa finals, ay talagang sigurado, hindi na kailangan ng formula, siguradong babagsak. Dahil walang paghahanda. Pero kung ikaw ay tapat na nag-aaral from day one, kahit sorpresahin ka ng professor, anumang oras, siguradong hindi ka matatakot, hindi ka kakabahan sapagkat meron kang isasagot dahil araw-araw tapat kang nagbubuklat at nagre-review ng iyong mga aralin. Ang tema ng paghahanda o pagiging handa ay siya ring paalaala sa atin ngayong umagang ito bilang mga binyagan ng ating mabuting balita. Totoo na ang ating Panginoon ay muling magbabalik. Ang ating Panginoong Jesus ay muling magbabalik. At sa kanyang pagbabalik, papasyahan niya tayo
kung tayo ba ay naging handa o kung tayo ba ay naging tapat sa ating buhay bilang mga binyagan, kung atin bang nasunod ang kanyang turo at aral. At sa kanyang pagbabalik na ito, walang nakakaalam kung kailan, kung anong eksaktong oras, kung anong eksaktong araw, buwan o taon. Basta ang hiyabilin sa atin, tayo ay maging handa sa kanyang muling pagbabalik. At ang susi sa paghahandang ito na inaasahan sa ating mga binyagan ay walang iba kundi katapatan. Kapag ka tayo'y tapat sa ating Panginoong Jesus, kapag ka tayo'y tapat na nagbabasa ng banal na kasulatan, kapag ka tayo'y tapat na nagninilay, kapag ka tayo'y tapat na nananalangin araw-araw, kapag ka tayo'y tapat na umiiwas sa kasalanan, dumating man ang Panginoon anumang oras, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo matatakot dahil tayo'y handa sa kanyang pagbabalik. Yan mga kapatid, ang malinaw na palaala ngayong umagang ito sa ating mabuting balita. Tatandaan natin na ang susi sa pagiging handa ay ang pagiging tapat. At ang matapat na sumusunod sa turo at aral ng ating Panginoong Jesus ay makakaasa na makakasama niya sa muling pagbabalik o sa pagkabuhay na kanyang muling pagkabuhay na kanyang iniaalok sa ating lahat, ang buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng may-alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para sa kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupunan
nasa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana kung hindi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang alalan mo, mapasa amin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng
Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na taliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sino ang aking mabalingan? Panginoon, ka mo.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo pong para sa ilang paalaala. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ipinaaalam din po namin na mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Inihikayat natin ang klego, clean as you go, sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Palagi po nating tandaan ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Nakahanda na rin po sa bandang unahan ng ating main arc, main church, ang paglalagay ng mga sobreng may panghalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunobena mula sa ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating pagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang sa ika-7 lamang po ng Nobyembre. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner De Castro. Ako po ang kuroparo po dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ako po isang barangay parish, isang simpleng parokya
Kami po'y nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po ay inyong matutulungan sa sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na kasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Inangat narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay handog, ihatid mo kami sa langit sa amang mapangyarihan.